Agis, ayo, mana to? Agis! Oh! Hello, magandang umaga po, Kahagis TV po. Ngayong araw po sa Kahagis TV, bali po mag-share po tayo ng idea. Idea po, para po sa request ng ating kaibigan na nag-message po sa atin isang araw na si Vincent Kadaukan po ng Taguig. So, ang tanong po niya, mga kahagis, paano ho raw o paano po daw maghagis ng lure kung beginner pa lang? O paano magkas ng lure para sa beginner? So, ituturo ko po sa inyo yan. Salamat po sa pag-send po ng message po sa Kahagis TV. At for the first time po, ngayon lang po ako nakareceive ng mensahe galing po sa ating mga viewer. So, stay tuned. Oh, good morning sa iyo, Mr. Vincent Kadaukan ng Taguig. Bali po ngayong araw, pauwi na po ako. Nakareceive po ako ng message sa iyo. So, para po sa iyo, pagbibigyan natin. Dahil masaya po ako at nakareceive po ako ng mensahe galing po sa iyo. So, ang tanong niyo po, paano po ba magkas? O paano po ba ang paraan ng pagkakas para po sa mga beginner? So, bali po, ang ginamit po namin umaga, jigging. So, papalitan po natin ng lure to para po pang casting. Ito na po. Pinultan ko na po ng lure yung ating line setup para po akmang-akma po sa tanong po ninyo ang casting. Kung paano po ang casting o ang pagkakast para po sa beginner. So, isa-isahin po natin at susunod-sunod rin po natin ang para po sa casting. Okay, bali po kung casting po tayo, una po nating alamin is ang description na nasa rod po natin. So, sa setup muna tayo. So, unahin po muna natin is yung setup. Gaya po ng ginagamit po natin is medium light. So, medium light po ang gamit ko na nagkakast po ng 10 to 30 grams. So, 10 grams to 30. So, medyo mababa po. Kayang-kaya na po itong magkast. So, yung kakarga po natin na lure is 10 grams. So, sa minimum po tayo, Sir Vincent. So, sa line naman po ng rod po natin is PE.8 to 2.5. Kung PE.8 po to, so mga 10 LB ang minimum. Then ang maximum po niya, 2.5 is 25 LB or 21 LB. Pwede na po ito. Then ito na po tayo sa stage ng pagkakast. Una pong dapat po natin gawin, stage number 1, ipoposition po natin yung kamay ninyo o yung posisyon ng ginagamit nyo. Kung kaliwete kayo or kanan kayo. Kasi mayroon po kasing instances na kung kanan ka, ang ihagis mo kanan, yung position po ng real arm is dapat po nasa kaliwa kung kanan ka. Then kung kaliwete ka, ang position po ng real arm is nasa kanan kasi po yung retrieving. So yun po yung isa po sa factor. Factor 1. Okay? Yung position po ng kamay nyo. Kailangan po itong ring finger. Ganyan po siya. Oh. Ring finger. Then, ito yung thumb. Ito yung point finger. So, ito po siya. Ganito po dapat. Ganyan. Para relax po yung paghawak nyo ng rod. So, kaya po ganyan na position para po buksan po natin. Para po ang pointer finger ang siyang hawak ng line tungo dito sa overgrip po natin. Dito sa grip po natin. Ayan. Then ang ring finger po nandito na. So hawakan niyo po ito. So ganyan. Medyo taasan po natin. Medyo mahaba po yung dulo. So hilahin po natin. So ang point finger po, siyang hihila po dun sa line para po ma-stretch na yung line dito. Yan po, dito sa grip.
Then ito po yung point finger po natin. Okay? Then ang pagkakas po naman is kailangan po nasa position din po yung paa nyo. Kung magkakas po kayo dahil kanan kayo, move forward nyo yung isa para hindi po kayo ma-out of balance. So move forward nyo yung kaliwa nyo, konti lang. Ipo-forma nyo lang po dahil ginagawa ko yan, nakaganyan na yung paa. Ayan. Pakita nyo. Pantayo siya, then backward nyo lang siya, formation nyo. Pupuha lang okay na magandang pwesto. So ito na yung gawin nyo. So sa pagkakas po, ganito po yan. Bibitaw, pag ho na nahawakan nyo na yung line at nailapat nyo na po rito, control lang, huwag yung lapat na lapat na gano'n. Relax lang po. Ayan. Tsaka nyo open yung okay. Then, ihagis nyo po siya. Parang gano'n. Yan. Hagis nyo po siya. Then, pag nahagis nyo na, close nyo yung bail. At, kakasting nyo na po ng ito. Cast lang po. Sample lang po yan. So, yun na po siya. Gano'n lang po yun. So, Sir Vincent, i-consider po natin sa isang factor ang line at ang specs noon ng reel natin. Nandun na po siya. Then ang reel po natin, kailangan po match din po sa setup ng rod natin. Kung rod po natin is medium light setup, pwede na po yung 3,000, 2,500. Pwede na po yun. So ile-level lang po natin kasi isa po yan sa factor para po mapalayo nyo yung hagis nyo o ang pagkakas po ninyo. Una po sa'yo, Sir Vincent, yung step 1 o yung factor number 1. Big factor po yun. Kailangan po i-standard po natin yung setup po natin. Susundin po natin kung ano yung naka-specs dun sa rod. Then yung proper po ng paghawak po ng rod. Then yung paghahagis po, yung casting po, kung makikita nyo, may dalawang klase yung casting ginagamit ko po. Kung depende po sa area. Kung halimbawa po, casting tayo, overhead po, nung makikita nyo dyan sa taas, at saka side casting. Okay. Kung overhead po, malayo na po yun. Maganda po yung ihagis yun. Straight na straight po yun. Depende po yun sa resistance ng hangin. Ngayon, kung ang hangin po is medyo merong kalakasan, pwede po yung side casting. Yan, andyan po. Taas. Yan po ang side casting. Okay. Bali po, sir. Ang pagka-casting po, hindi lang po yun sa sinabi ko na ganung position. Yung sa kamay, puposisyon natin yung paa natin bago tayo mag-cast. Tama po yun. Pero marami po tayong dapat i-depende. Una po is yung wind. Gaya po na sinabi ko kanina, kung mahangin, ang ginagamit ko is yung side casting. So sa side casting po natin siya, para po, ang purpose na po ng side casting is para mailayo nyo ng malayo yung door. May po na yung malayo kung meron pa. Kasi tanghali na po. So, yun nga po, isa po sa factor din yun, isa po sa mga step po dapat po natin tandaan is yung hangin, yung speed po ng hangin o yung lakas po ng hangin. Kasi po, kukontra po yan eh, kukontra po yan sa paghahagis po natin. Lalo na po yung mga lure po natin is magagaan, gaya po nito, ito po 10 grams po to, 10 grams. So, kayang-kaya po dali ng hangin to, pero instantly, kayang-kaya ho natin i-cast siya ng pa sideways. Malaking tunog po yun. Really, depende po rin natin ng linya. Kung manipis po ang linya nyo, mas higher resistance po. Mas malayo po yung may agis nyo. Tungo dun sa target na gusto nyo hagisan. Kasi malaking factor din ho yung line. Kung ang line po is manipis, mas malayo ang resistance. At kung mas makapal, tigil po siya. So, lower ang resistance. So, isa rin po yun sa i-depende po natin, mga kahagis. Mga kahagis, may tanong po ho, o may tanong kayo, ganito po yun. Kung bakit po, naikakas ko po ng malayo to. Kasi po, una sa lahat, sanay na rin po ako mag-hagis o mag-casting.
sanay na rin po tayo. Kaya po, pag naihagis po namin, so malayo. So para po sa mga beginner, huwag niyo masyadong irarush yung sarili nyo or ipupush yung sarili nyo na ipupush nyo ng talaga, ihagis nyo ng malayo yung sa expected yung malayo talaga yung hagis nyo. Pero hindi yung ganun. Gabali po, meron po din tayong tutorial paano yun, kung paano ba ang position ng paghagis. So may tutorial po tayo niyan. Una po sa lahat, ang paghagis po, sandali lang po yung hook natin to. Ang paghagis po kasi ng lure o kahit po sa jig Sir Vincent o sa ating mga viewer, hindi po nag-uumpisa yung power ng paghagis sa arm o dito sa balikat, hindi po. So ang paghagis po, kung hawak nyo itong rod nyo, ito po yung proper na hawak po natin na tinuro ko kanina, hawakan nyo rito yung handle ng rod, then ito po yung ring finger, yan ring finger, then ito po yung point finger, ito po yung thumb, ganun ang position. Ayan, paghawak po ng rod at paghawak po sa line, kaya ito yung position niya. Then ang paghagis naman po, hindi po dito nanggagaling yan. Nanggagaling po yan dito. So pag hinagis niyo po to, ang position po nung ano nyo, paghagis nyo, dito sa ilalim ang gagaling, Sir Vincent, sa ilalim po, para po masanay kayo at para yung power po makuha nyo. Yun ang pinakang technique po dyan. Dito nyo po kukunin sa ilalim ng rod. Ganun po siya. At focus po kayo kung saan yung position nyo ihagis. Wala akong kapagod-pagod. Ito lang ang susundin nyo. Ito, follow up lang to. Itong arm natin to. Ito po yung power. Inihagis nyo, follow through lang po to. Ito yung power. So, yun po. Kung masusunod po ninyo yung naibigay ko pong idea, yun po yung tama. Kahit sino pong angler makikita nyo, hindi po nang gagaling dito ang power, kundi dito sa ilalim. So sana po yung makatulong ng malaki yung araw na to sa'yo, Sir Vincent. At sana po maging isang malaking pasasalamat ko sa inyo ang pag-message po sa Kahagis TV. So marami pong salamat, Kahagis TV po. Sa susunod po uli. Araw na to, hindi ho masyadong magandang activity. So na-strike po lang natin, isa lang nandun. Nasa ilalim. Ayun. So isa lang po. So uuwi na po si Kahagis. Uuwi na po si Kahagis, Sir Vincent at mga viewer ko po. Marami pong salamat sa araw na to. At thank you kay Lord na kahit po may isang strike lang po tayo, is maraking isa na po yun sa naging activity po natin ngayon na naka-strike po tayo kahit sa thank you Lord. Thank you po sa Panginoon kay Lord. At saka po, ito po tayo ngayon sa spot na to sa Dubai, Lamir, Jumeirah, UAE. So marami pong salamat. Okay, supporta lang po at Kahagis TV po. Marami pong salamat.